And welcome back to my YouTube channel. And for today's video, syempre, tutuloy na natin yung part 2. And kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ilalagay ko na lang sa description box. And kung hindi ka pa nakakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. And please turn on notification bell and thumbs up na rin. Meanwhile, so, na-stop tayo doon sa mga binawal sa akin. And dun sa part 1, bigay din ako ng mga tips na pwedeng makatulong sa inyo. And nakatulong din sa akin yon based on my experience. Ayun, so sa part 2, meron ako ditong papel na guide ko. Ayan. So, next is 2016. So, noong 2016, yun yung pinakauna kong nagkaroon ako ng gastroenteritis. Kung saan, sumasakit yung sa may sikmura ko. So, yung meaning ng gastroenteritis is, ilalagay ko na lang dito yung meaning niya and kung ano yung mga symptoms, mga ganun para mas madali yung maintindihan. So, ayun, yung nangyari sa akin nung nagkaroon ako ng gastroenteritis is sumakit yung tiyan ko na parang ginaganon yung sakit. Kung i-rate ko siya from 1 to 10 is 10 over 10. Sobrang sakit talaga nun. Sumusuka din ako. Parang every time na may iti-take akong food na hindi naman siya ganun ka-heavy, tapos kahit water lang yung iniinom ko, sinusuka ko talaga siya. Tapos dinala ako nila mama sa UST noon. Andun kasi yung doctor ko, si Dr. Bernal. And yung clinic ni Dr. Bernal is Cardinal Santos, tapos sa UST. And hello, doctora. A few moments later. Nung na-hospital ako sa UST, binigay nila sa akin first aid noon is yung powder na hinahalo sa tubig para hindi ako ma-dehydrate. Yun, iniinom ko yun, tapos tinignan nila kung mawawala yung sakit ng tiyan ko. Tapos, meron pa silang ibang gamot na, merong isang gamot doon, hindi ko na matandaan, basta in-inject sa akin kasi hindi na, alam nga kasing laman yung tiyan ko noon. So, paano ko makakainom ng tablet? Kapag uminom ako ng tablet, masusuka ko lang din. Tapos, nung meron sa akin itinig, para siyang pampatulog para hindi ko daw maramdaman yung sakit. Ano lang yun, siguro nakatulog ako mga 10 minutes, tapos nagising ako, ayun na naman yung sobrang sakit ng tiyan ko. Decide yung mga doktor doon na ipa-CT scan na lang ako. So doon, na-confine ako sa UST, siguro mga 5 days yun or 1 week din. Matagal-tagal. CT scan ako para malaman ko ano ba yung sumasakit talaga sa tiyan ko na yun. So, ayun, nalaman nga na gastroenteritis. That time din, sinumpong yung sa mga rashes ko. Nagkaroon ako ng rashes dito sa buong katawan. And yun yung dahilan din kung bakit ako nagtagal doon. Yung rashes na yun, yun yung isang symptoms na naka-flare si lupus. Yung sobrang kati niya, ganun, namumula. Tapos, kapag namumula siyang ganyan, tapos after mamula, and pagpapagaling na siya, nangingitim siya. Dati dito nun, tapos sa likod, ganun yung mga rashes, tapos meron dito sa mukha. Tapos, natatandaan ko nun, na nagka-rashes ako sa mukha, talaga na magayoan dito, yung mata ko. Tapos, ayun, kapag nakatake na rin naman ng gamot, nawawala din siya. Yung prednisone ko nun, tinaasan, para mawala din yung mga allergy ko. Kaya, kaming mga lupus, napapansin nyo, mataba yung cheeks. Yun yung tinatawag nilang moon face. Yan. Yun yung first na sumumpong yung chin ko. Noong 2016 din na yun, nag-aaral ako nun sa Good Sam. And sa Cabanatuan City. Doon ako nag-grade 10, tapos siguro first quarter pa lang ng school year nun, sinumpong na ako ng yung sasakit ko nga, nagmakit yung chin ko, ganun. Tapos, yun, kasama yung panghihina ng katawan, ganun. Tapos may mga rashes, ayun. Kaya na-stop ako nung 2016 na dapat, this is school year, is second year na nga ako, diba? Sabi ko dun, kung napanood nyo yung 10 facts about me, ayun, dapat is second year college na ako. And dahil nga na-stop ako, ayun, first year college pa lang ako ngayon.
And yun muna yung sa part 2 natin para hindi masyadong mahaba yung video na to. And ayun, sana abangan niyo ulit yung part 3 ng aking kwento. Para din po sa mga nabanggit ko sa una kong video na ilang word na medyo parang malalim siya na word, papaliwanag ko sa inyo. Yung una kong sabi doon is pate. Pate. Ang ibig po sabihin ng pate is kababatang kapatid. Ayun. Tapos, yung sinabi ko din dun na nung dumugo yung ilong ko na panapi sa likod, yung panapi na yon is another term ng yung paglalagay ng towel sa likod. Yun yung tinatawag na panapi. Hindi ko alam kung anong word yun, kung Ilocano or malalim na Tagalog. So guys, hanggang dun muna and thanks for watching. Para sa mga katulad ko ulit kami isakit, alam niyo ba kung bakit ako nakasambra ngayon? Naka-long sleeve. Ayan, naka-long sleeve po ako. Naka-long sleeve. Kasi kapag lumalabas ako, kapag direct yung sunlight sa skin ko, nagra-rashes siya. Tapos, nagdadat-dat, pula-pula. Yung parang pinakita ko nung unang video ko. Ayan, medyo pagaling na siya. Ang ginagawa ko po dyan is, yung ginagamit kong sabon ngayon is Johnson Milk Baby Bath. Tapos, yung lotion na ginagamit ko naman is Aveeno. Pero dati, ang ginagamit ko is Cetaphil. Okay din yun, yung parehin na yun. Basta yung mga mild na lotion, mild soap, yun muna yung ginagamit ko ngayon. Kasi, ngayong mainit, mas madalas akong mag-rashes. So, meron nga ako dito kahapon. Ayan. Alam nyo ba, kapag hapon lang ako lumalabas dito sa amin, kasi ano na nun, medyo malamig. Kapag umaga, tsaka hapon lang ako lumalabas. Pero kapag tanghali, hindi muna. So, una kong video kasi nagbigay ako ng mga ilang kong ginagawa, shinare ko sa inyo, and sana makatulong nga yun sa inyo. And ngayon, din lagi lang tayo sa malamig na lugar. Para sa mga katulad kong may sakit, lagi nyong alagaan yun sa sarili nyo, and sa mga katulad kong may sakit, huwag nyo kakalimutan na lagi kayo uminom ng tubig, and dapat may enough sleep kayo. Kapag wala kayong ginagawa, mag-search kayo ng about sa sakit natin na pwedeng makatulong, ganun, yung para kung paano iwasan, kung paano mag-flare, kung ano ba yung mga dapat kinakain natin, and para madagdagan din yung kaalaman natin at nyo about din sa sakit natin para maiwasan natin yung dapat iwasan. Para doon naman sa nagkaroon ng lupus na mas bata pa sa akin, sa yung mga batang nagkaroon ng lupus, kung napapanood nyo to, laging susundin nyo yung parents nyo kung ano yung pinapakain nila sa inyo is kainin nyo kasi para din yun sa health nyo, para gumanda yung health nyo. Kung napanood nyo yung part 1 na binanggit ko doon na if may nararamdaman kayo ng same sa akin, huwag kayong magdalawang isip na sabihin yun sa parents nyo, tapos magpa-laboratory kayo, magpa-doctor kayo, kasi sa panahon natin ngayon, hindi na uso yung baka ganito lang yan, baka mawawala din yan. Baka dahil dun sa baka na yon is lumala yung nararamdaman natin. Para hindi na siya lumala, magpa-check na agad kayo sa doktor, laboratory kayo. Huwag niyong paghinayangan yung pera na gagastusin kasi health is wealth. And sa lahat po ng nakapanood po ng part 1 and sa iba kong vlog, thank you sa mga relatives ko and sa mga friends ko na nag-subscribe and nag-watch ng aking mga video. Ingat kayo palagi. Mag-iingat tayo palagi. Lagi tayong mag-hugis ng kamay, mag-sanitize, and panatilihin natin na maging malinis sa ating katawan. And see you on my next vlog. Bye-bye!